Balabirhen, Birhen, kapayapaan mga kamalalakbay at advance Merry Christmas. Nasa panahon na po tayo ngayon ng simbagabi, pero tuloy pa rin ating podcast, ang Pueblo Amante de Maria. At kasama po natin ngayon si Father JP. Viva la Birhen, kapayapaan ho sa inyo aming kamalalakbay. Sana ho, kahapon napakaraming nagsimba ng Misa de Gallo. Sana tuloy-tuloy ho, second day hanggang last. Ano ho, minsan pagkalahati, nawawala na ho. Ano, salamat po, Father Nante. Father Nante, kasama ho ulit natin. Walang iba kundi ang pinagpipitagan ng Ama ng lahat ng dambana. Kahit Rizal Shrine. Joke na. Mga kamalalakbay, Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa episode po natin ng Pueblo Amante de Maria. Maraming salamat po, nakasama ko po ulit kayo. Father JP at Brother Ivan, kasama natin ang batang-bata at mas sipag na rektor at Paris Priest ng Dambana ng Guadalupe sa San Pablo, Laguna, si Father Ireneo Oliver, ang rektor at Paris Priest. Hello, Father! Hello po, Viva la Virgen, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanalakbay. Batang isip lang, Father Nante, ako 54 years old na. 54 na. Amen. Amen, Father. At kasama rin natin ngayon uli ang istorya nila, magaling sa kasaysayan, si Brother Andrew. Viva la Virgen, pabati po ng kapayapaan, mga kamanalakbay. Amen. Ngayon po, simulan natin ang ating kwentuhan, Fathers. Lima tayo ngayon, dami natin. Yes po. So, una po sa lahat, maganda po malaman po natin dahil nabanggit po noong nakaraang episode, sabi po sa akin ay ito daw po ang pinakauna na parokya na itinalaga po sa Birhen ng Guadalupe ng Mexico sa buong Pilipinas. So, paano po naman nagkaroon ng paglalakbay itong simbahan na ito upang maging isang shrine po ng diocesis ng San Pablo? Ayan, pagbati po ulit ng kapayapaan ng mga kamanalakbay, mula po nang naitatag ang simbahan noong 1687, nagsimula na itong paglago ng pagdedebosyon ng hindi lang ng mga tagapagsanan, kundi ng mga deboto mula sa iba't ibang bayan o lugar dito sa ating bansa Pilipinas, yung pagkakaroon ng malalim na debosyon sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. Isa pong patunay dito ay yung pagkakaroon o paggagawad ng Episcopal Coronation noong 2012 na pinangunahan po ng Obispo ng San Pablo, kung saan ito po ay nagmula sa mga hindi mabilang na sulat na naglalaman ng mga himala ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Ito po ay alinman katuparan ng kanilang mga hiling, katuparan ng mga dasal, yung tinatawag natin mga answered prayer o yung mga miracles na hiniling nila sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. Nakakatawa rin pong isipin na dahil ako naalala po natin noong 14th century, di ba, yung Mahal na Birhen ng Guadalupe ay nagpakita malapit sa ilog sa Western Spain or sa Western Spain. Nagpakita siya malapit sa ilog at ang simbahan po ng pagsanan ay malapit sa isang ilog ng Balanac. Ito po yung nagsasangang ilog ng pagsanan, ang bungbungan at Balanac. At sinasabi na ang mga deboto ng Mahal na Birhen ng Guadalupe ng pagsanan ay dinadala niya dito sa ilog ng kanyang pagkalinga, kung saan nadidiscover na mas maraming tao na ito pa lang simbahan na pinuntahan natin, yung pinakamatandang simbahan under her title. At dito rin sa pamagitan ng kanilang pagdalaw na ibabahagi sa kanilang mga pamilya, kaibigan at ang mga kamanlalakbay yung nakita nila sa simbahan. Ito yung pagdedebosyon ng mga tagapagsanan, yung ganda ng mga imahen at yung pagiging solemn ng lugar, lalo doon sa isang kapilya na nakalagak yung tilma ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Ayun po. Maraming salamat, Brother Andrew. Ako personally talaga, pag dumadaan ako ng Laguna, kasi nasa tabi siya ng kalsada, posibleng hindi mo siya makita. Talagang dadaanan mo yung inang lupi. Ano ba tawag niyo sa kanya diyan sa pagsanan, Brother Andrew? 'Di ba may tawag kayo sa kanya? Meron pong mga tumatawag ng Nanay Lupe, pero mas kilala po siya sa
Birhen ng Pagsanan o Birhen ng Guadalupe? Nanay Lupe. Father JP, meron ka mga tanong dyan? Napakaganda ho ng may kasamang reflection na yung kay Brother Andrew, no? Dinadala kay Mama Mary, pati mga ilog. Ano ho. Ito ho, si Father naman ho makakasagot nito, Father Rene. Lahat ho tayo affected ng pandemic. Ano ho, lahat, lalo na nung heightened lockdown. nung kasagsagan ho ng mga lockdown, paano ho, at hanggang ngayon, paano ho nyo na iraraos ang mga misa, kumpisal, iba't iba pang mga sakramento bilang parokya? Ibala Birhen, katulad naman ng ginawa ng marami na tayo naka-lockdown, na na-encourage tayo dahil nga hindi makapunta ang mga tao sa simbahan, ay sabi na gamitin yung mass media. Kaya ganoon din ang ginawa namin dito sa Dambana ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, we made use of the online masses. So dati, nag-everyday kami, although mahirap kasi na yung hindi naman naka-in-house yung aming mga yung sa social communication. At hanggat maari nga ay huwag pumunta sa simbahan dahil para sa kanilang safety. Pero at least nagawa ng paraan na makapunta sila at na kapag online every day hanggang sa lumipas ng panahon at sabi nga iba pwede naman na pumunta sa simbahan, pero in-retain na rin namin ang aming every Thursday kasi yun ang aming devotion Thursday 11 a.m. yun ang aming dami tinatawag na pilgrim sa mass, devotional mass. So meron kaming online mass ng every Thursday 11 a.m. every Friday every Sunday ng 9 a.m. at saka every 12 of the month. Ang 12 doon ang misa namin. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy kami para, although mayroong mga suggestions na huwag na lang, pero sabi kayo, idiretso na kasi yun ang aming paraan din para i-promote, patuloy na i-promote ang devotion sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. Thank you, Father. Lahat talaga tayo na challenge tayo ng pandemic para sa ating mga online masses. Si Brother Ivan po may itatanong sa inyo, Father. Paborito niya po ito, yung tanong na ito. Hello, Father. Siyempre po, alam po natin ang mga Dambana po ay lugar po ng debusyon para po sa mga dumarayo po dyan. Pero siyempre, ang mga shrine din po ay di lang po lugar ng debusyon. Ito po rin po ay lugar po ng charity or kawanggawa. So ano po yung mga programa po ng charity dyan po sa inyo pong shrine at paano po niya ito na iuugnay sa devotion po ng mga tao sa Birhen ng Guadalupe? Alam mo, very interesting para sa akin ito kasi noong na-conceive ko itong idea na ito, hindi talaga ito una naka-angklad doon sa devotion eh. Una nakita ko kasi, sabi ko parang nagbibigay ng gift pag Christmas lang. Kaya sabi ko, huwag naman ganun. Kasi dahil December lang ba mararanasan itong yung gift giving. Sabi ko, why not make it yung mas malimit. Kaya ginawa namin na monthly. Monthly meron kami. Unang ang tawag namin dito ay lingap sa mahirap. Kaya lang parang medyo parang nakaka-ano daw yung salitang mahirap. Kaya ginawa namin lingap sa kapwa. Naka every month ay nagbibigay kami ng at least sa 60 families ng bag of groceries. Pero nakakatuwa, nasa ko very interesting para sa akin ito. Kasi sagot na una, na-consent ko itong idea na ito apart from the devotion sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. Pero na-realize ko na ang Mahal na Birhen pala ng Guadalupe ang nag-lead sa akin na gawin itong bagay nito bilang extension ng pagpapahayag na pagmamahal sa mga taga-pagsanhan. Kaya ngayon, natutuloy-tuloy kami itong aming lingap sa kapwa at talagang napaka, dahil na ito yung pamamaraan din ng Mahal na Birhen, sabi ko na very interested sa akin dahil na doon pala ako inililid. Sa ngayon, nagsimula kasi kami ng lingap sa kapwa na from zero budget na kinuha pala muna pasimula ng pagbibigay doon sa ating tinatawag na general fund.
Then pagkatapos noon, nung nanawagan ako sa mga tao na meron tayong ganitong layunin na i-extend yung pagmamahal ng mahal na Birhen at ang Panginoong Jesus sa pamamagitan nito, may mga tumugon. At salamat sa Diyos at salamat sa pamamagitan ng mahal na Birhen, meron na siyang separate account na itong account na ito ay purposely para lang sa aming lingap sa kapwa. Congratulations, Father. Ganun talaga ang mga tao pag nakakita sila ng charity na talagang authentic, tutulungan kanila, Father. Nasarap-sarap ng ating kwentuhan, pero tumawag muna tayo ng isang lay sharer para magbahagi siya ng kanyang karanasan sa Biren ng Guadalupe sa pagsanhan. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kamanlalakbay, narito na naman tayo sa parte ng ating episode kung saan makakarinig na naman tayo ng pagbabahagi ng isang deboto ng Our Lady of Guadalupe sa pagsangha. Ang ganda ng kwentuhan kanina nila Father Nanten na Father Rene. Totoo po, no? Kami, ako po, pag umuwi ako sa probinsya namin sa Quezon, no, lagi kong nadadaanan yung pagsangha, no? Hindi pwedeng hindi madaanan. No, ang ganda, yung parang laging mapapatingin ka sa simbahan, no, mula sa labas. Ayan. Kaya ngayon, no, natatawagan natin ang ating lay sharer sa episode na ito. Siya ang coordinator ng research committee ng kanilang dambana, si Sister Yvonne Christine Pantonia. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Sister Yvonne. Viva la Virgen, kapayapaan po sa ating mga kamandalakbay. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin upang makasama namin kayo sa pagbabahagi na ito para sa podcast po na ito. Tatanong ko lang po sa inyo, Sister Yvonne, no? Ano po yung pagkakakilala ninyo sa ating mahal na ina, lalo na sa inyo sa pagdedebosyon sa Our Lady of Guadalupe? Opo, brother. Para po sa akin, ang Mahal na Birhen ng Guadalupe po ay matatawag kong gentle intercessor at mother of life po. So, isa po siyang inang mapagkalinga at talagang sa kanya po ako dumudulog sa mga panalangin, sa mga kahilingan ko po, sa mga karanasan ko po sa buhay. No? Talagang intercessor natin siya kasi, no, parang pag pinadaan natin yung panalangin natin sa ating mahal na ina, parang nagkakaroon tayo ng assurance, no, na nadadala yung panalangin natin sa Diyos. Narinig ng Diyos yung pinagdadasal natin. Ayan. Ayan, ano po yung mga ginagawa niyong mga activities or mga ways ninyo to show your devotion to Our Lady po? Unang-una po, brother, every day po I make it a point na makapag-attend ng masses, ng daily masses. And at the same time, during the masses po, kasi I also, ako po ay bahagi ng music ministry namin at ako po ay isa sa mga instrumentalists. So yung pagtugtog po sa organ ay paraan ko po ng pag-express ng devotion ko sa Mahal na Birhen, na para matulungan po yung mga tao na mas mapalapit po sa Diyos at ma-enhance po yung kanilang experience ng misa. Yung service to God, no? Yes. Service to God. At the same time po, tuwing nabanggit nga po last week na meron kaming mga may Thursday devotion kami at may 12 of the month devotion, so I try my best po na hindi ma-miss yung mga pagkakataon na yon. And recently, last week po, nag-celebrate kami ng no fiesta, no? And before the fiesta, may novena masses kami. So parang para sa akin, naging tradition na po sa akin na every year, ma-attend ako ng novena masses. At yung novena masses din po namin ay may kasama rin pong musika. So tinatawag namin siyang novena cantada. Kaya parang at the same time, mas ma-enhance ko experience ng mga mananampalataya. Galing, no? Talagang yung pagdedebosyon natin sa ating mahal na ina, no? Nadadala rin natin ang ating kapwa
no, sa kanya, no, dahil sa mga pagsisilbing ginagawa natin, sa mga paglilingkod na ginagawa natin. Ngayon naman po, meron po ba kayong karanasan na talagang naramdaman ninyo sa inyong buhay ang presensya ng ating mahal na ila? Opo, brother. Sa buhay ko po, ito po ay kwento sa akin ng nanay ko. So, bali, kanina nabanggit ko na ang mahal na Birhen ng Guadalupe ay mother of life. At literal po na mother of life siya kasi nung pinaglilihi daw ako ng nanay ko, sabi niya, hiniling niya sa mahal na Birhen na maging babae ako kasi meron akong dalawang panganay na lalaki. Tapos meron akong panganay na ang pinaka-eldest namin is babae naman. So babae tapos dalawang lalaki at hiniling ng mama ko na maging babae ako. And sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Guadalupe at eto na nga, nandito ako na isang na patuloy na naglilingkod sa kanya na tuwang-tuwa siya nung pinanganak ako at babae daw ako. Kaya isa rin sa mga siguro advocacy ko sa buhay is yung pagpapalaganap ng pagiging pro-life. No? Kasi na-share ko lang po, brother. Recently kasi maraming mga tao na maraming mga grupo ang nabubuo na pinapalaganap yung abortion. Especially sa US, last week lang na narinig ko, na nabasa ko, meron silang ipinalabas na recording ng abortion, na actual na abortion na nangyayari. At nagkakaroon sila ngayon doon ng National Day of Mourning para sa batang yon kasi sobrang precious ng buhay. At ito yung, sa paniniwala ko, ito yung paraan, ito yung pagdedebosyon sa mahal na Birhen ng Guadalupe ay paraan para ipalaganap ang kagandahan ng buhay. Ano ko? Galing, dati. Sister Yvonne, ano, kailangan natin yan mga katulad mo na babae, no, na may stand against doon sa abortion, no? Kasi kung mababalitaan mo, no, yung kunwari kaming mga pare, pag nagsalita kami, sasabihin sa amin, no, may uterus ka ba? Bakit mo, hindi nyo kami naiintindihan mga babae? No, kaya kailangan ng mga katulad din yun, no? Kaya siguro talagang inihanda ka din, no, ng ating mahal na ina, no, na ikaw ay pinagdasal na maging babae, no? At siguro mission mo rin, no, to take a stand, no, sa pro-life, no, na merong isang babae na katulad mo, no, na naniniwala na mali ang abortion, no, na napakaganda niya, no, ipagpatuloy niya po yan, no. Kasi pag kami nagsalita, no, ako nung nagsalita ako, no, na-block pa ako sa Facebook, no, na wala ako, na-suspend ako kasi dahil sa pagsasalita lang din diyan, no. Kaya ikaw, no, bilang isang babae, no, napakaganda ng iyong stand, no, laban sa abortion, no. Pro-life tayo. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi, no, Sister Yvonne, no. Ipagpatuloy ninyo ang inyong mga stand, no, lalo na sa morality, no, lalo na sa panahon natin ngayon na kailangan po natin yan. No, tayo rin po mga kamanlalakbay, no, katulad ni Sir Bon, no. Marami sa atin siguro pinagdasal din sa Diyos, pinagdasal din sa mahal na ina. No, at hindi totoo pa rin ng Diyos yung panalangin ng mga magulang natin kung wala rin tayong mission sa mundong ito. Lahat tayo may mission, no, lalo na nung kinumpilan tayo, dinadala tayo sa pagmimisyon, no, may purpose yung buhay natin, no, at ito yung kailangan nating alamin at kailangan nating isabuhay, kailangan nating gawin, no. Mas matutuwa sa atin ang ating mahal na ina kung ginagawa natin kung ano yung mission na pinagkaloob sa atin ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin, no. Maraming salamat po muli, Sister Ebon. Binabalik ko na kayo kay na Father Reneo, Brother Ivan, kay Father Nante, Father JP, at Brother Andrew sa pagpapatuloy, no, ng napakaganda nating episode ngayon tungkol sa Our Lady of Guadalupe sa pagsamhan. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyong lahat. Viva la Virgen! Nakakahanga naman yan si Sister Ebon. Akala ko pwede pa siya magmadre, pero may asawa na pala siya, kakakasal lang. Pero di bale, mag-aanak siya ng maraming madre at pare.
Tuloy na tayo sa ating kwentuhan, Father Rene, Brother Ibal, Father JP. Brother Ibal, ano ba gusto pa natin malaman kay Father? Yes. Bale, ngayon po, bukod po ba, Father, dun sa mismong simbahan po, no? Ano-ano po ba yung mga facilities na meron po dyan sa inyong dambana na nakakapag-unlad po doon sa catechesis, sa kultura, na doon po masalong nakikilala po ng mga tao yung debosyon dyan po sa Birhen ng Guadalupe. Viva la Virgen! Pag pumunta po kayo sa aming dambana, sa parokya, sa simbahan ng Guadalupe, dito sa Pagsanhan, meron po kami tinatawag na Tilma Chapel. Oh, yes. Doon po sa Tilma Chapel ay naroon po yung mismong tilma na ibinigay, dinala ng mga Mexicano kasama noong sinabi ko kanina, noong last time, na image ng Mahal na Birhen ng Guadalupe noong 1958. At doon din ay makikita yung stone relic na galing mismo sa Tepeyac, na ito naman ay dala rin. Dinala naman ni Monsignor Diego Ponce Monroy, ang rector ng Basilica ng Our Lady of Guadalupe sa Mexico. Siya ay dalawang beses o tatlong beses na nakapunta rito, na kaya siya napunta rito ay para sabi nga nila ay to confirm o i-recognize yung tinatawag na spiritual ties na itong aming simbahan, Pagsanhan, ng Guadalupe, sa Mexico. At doon, meron din siyang iniwan po na yung tilma, no? Yung tilma mismo, at pagkatapos yung picture o frame ni San Juan Diego. And then, sabi rin nila, katangi-tangi, na meron kaming skull cup na tinatawag nilang suketo ng tatlong obispo, na Bishop Bantigue, yung aming first bishop. And then si Bishop San Diego, ang second bishop namin, at saka si Bishop Leo Drona. So nandoon, nakalagay, at parang somehow ay maliit na museo para sa lahat ng mga deboto ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Thank you po, Father. Marami pala tayo. Ako, yun ang hindi ko pa napupuntahan dyan. So, susunod natin yung chapel ng Tilma na yan, Father. Father JP, ano pa gusto natin alamin kay Father? Nag-usap po kami ni Brother Ivan kung itatanong natin. Pero ito ho, tanong pa rin natin, ano, Brother Ivan? Ano ho? Ito naman, Father Rene, na itanong na last episode. Sa ikasampung anibersaryo ho ng pagiging dambana ng Birhen ng Guadalupe ng Pagsanghan, ano pa ho yung mga plano ho ninyo? Ano pa ho yung mga tinatayo ho ninyo? Mga na proyekto na para mas lalong makilala ng sambayan ng Pilipino ang Mahal na Birhen ng Pagsanghan? Mahal na Birhen, kailan lang nag-meeting kami at meron na kaming mga pinpointed na mga parokya at mga kasama yung kanyang mga parishioners, parish priest, imbitahan namin na magbisa dito every yung monthly sa aming 12 of the month devotion. Yun ang paraan din namin pagkatapos na magbisa ay magbigay ng konting panayam tungkol sa devotion sa Mahal na Birhen ng Guadalupe, na kung saan yun ang magiging instrumento, way para maging baon nila, bitbit nila pagbalik sa parokya, na magkakaroon ng pagpapatuloy na devotion sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. At sana kung magpapala rin, sana makapag-distribute kami ng image ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, although medyo costly yun kung bibigyan namin bawat isa. Siguro ang bawat parokya na lang at saka yung pare na simple token para mag-remind sa kanila tungkol sa pagdedebote sa Mahal na Birhen at yung pagkalinga mismo ng Mahal na Birhen ng Guadalupe sa kanila. Amen. Thank you po, Father. Father, sa ilang salita po, paano niyo po masasabi na ang dambana ng Birhen ng Guadalupe dyan sa Pagsanhan
ay isang tanda ng pananampalataya ng mga taga Laguna tsaka ng mga deboto. Alam mo, Father Nante, sabi ko nga, pero pinagdanilayan pa yan. Ang mga tinatawag na answered prayer na natatanggap talaga natin, ano? Ay, yun ay, of course, malaking pasasalamat yun. At nakakatuwa na dahil yun ay patunay na tumutugon ang Mahal na Birhen sa ating panalangin. Pero ang nakakatuwang isip-isipin, mayroon kasi din ako nakikita dito na tatanungin ko kung kailan sila nagsimula magpunta dito. At nagugulat ako kasi napakahabang panahon na sila'y patuloy na nagdedebosyon, pumupunta rito at nagdarasal. At tinanong ko kung ilan doon sa kanila na kung lahat ng mga dasal nila ay naging answer prayer. Marami sa kanila, hindi. Pero ang yun ang nakakahanga. At sa tingin ko, dito makikita mo yung pananampalataya na meron sila. Hindi dahil sa natugunan yung kanilang panalangin, kundi kahit hindi natutugunan agad-agad yung panalangin, patuloy na kumakapit, patuloy na nagtitiwala, patuloy na nananalig na pagdating ng panahon ay naririyan ang biyaya na inihintay nila. Pero ibig sabihin, diba, hindi nila pinipilit ang Diyos, hindi nila pinipilit ang Mahal na Birhen, nilalagay yung buong pagtitiwala kung kailan, kung paano kikilos sa buhay nila. Yun yung matinding pananampalataya, tanda ng pananampalataya ng mga deboto. Amen. Brother Andrew, meron ka bang madadagdag doon? Para sa'yo, bilang isang lay historian, ang ganda-ganda ng sinabi ni Father, pero ikaw, meron ka bang madadagdag doon bilang laiko? Paano nagiging tanda ng pananampalataya yung inyong dambana? Ayun, bilang isa pong laiko at isang miyembro ng media ministry, ang masasabi ko po ay ang aming pong dambana kasama ng Mahal na Birhen ng Guadalupe ay isang kagaya ng mga nagsasangang ilog sa pagsanan, ay isang daluyan. A daluyan ng pag-ibig mula sa Mahal na Birhen at sa Panginoong Jesucristo patungo sa mga tao na patuloy po na nagmamahal at nagpapayaman doon sa kultura, tradisyon at pananampalatayang meron po ang isang tagapagsanan. Ayun po. Thank you. Salamat sa mga napagkwentuhan natin, Father at saka Brother Andrew. Salamat din sa sharing. Brother, Father JP, ano po yung ating challenge ngayon? Mga kamanlalakbay, Father Nante, Father Rene, Brother Andrew, Brother Ivan, narinig ho natin ang napakagandang istorya ng Our Lady of Guadalupe at ganun din ang debosyon, ang panata ng mga tagapagsanhan. Ang challenge ho natin, do whatever he tells you, lagi naman sa second episode, search natin yung Facebook page, YouTube channel, TikTok, lahat ng social media accounts ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Guadalupe, Pagsanghan Laguna, pakibisita, pakilike, and subscribe. Yung mga ganitong bagay, hindi lang naman pagkalat ng devotion kay Mama Mary ng Guadalupe. Narinig ho natin kanina sa sharing, meron ding, ano ba tawag doon, Reverend Franz, yung sabi mo kanina, parang memorial aspect. Naalala ko kasi si Our Lady of Guadalupe, ang patron laban sa abortion. Naho? Pagpalaganap ng devotion kay Our Lady of Guadalupe, nilalabanan din natin yung mga ganitong issue sa moralidad. Ang hindi gagawa ng challenge. Papangit. So hanapin natin. Like and share. Facebook page. Hanapin natin ang page sa Facebook page, Twitter, TikTok ni Father, YouTube ng hindi ako mahilig mag-TikTok. Pagsanhan. I-promote natin yan para sa Mahal na Birhen ng Pagsanhan. So muli, Father Rene, Brother Ivan, Father JP, Brother Andrew, Brother Reverend Franz, maraming salamat at salamat din sa ating mga viewers. Kung hindi dahil sa inyo, hindi natin mapapalaganap ang debosyon sa Mahal na Birhen sa buong bansa, sa mga dambana dito sa Pilipinas. Kaya huwag tayong titigil manood ng podcast na ito at mag-like and share. Basta pag napanood nyo na, share nyo na sa inyong mga Facebook at para makita din ang inyong mga kaibigan at mga kamag-anak din
Siyempre, para matutunan, marami din silang matutunan tungkol sa ating mga dambana at sa mahal na biren. Ngayon po, hingan po natin si Father Rene Ule ng maigsing panalangin at final blessing. Salamat ng kumata ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa napakaraming biyaya na pinagkakalob sa amin na sa kabila ng aming kapulangan, sa kabila ng aming kasalanan, ay patuloy ka pa rin na nagpapahayag na yung pagmamahal sa amin. At ang katunayan ng pagmamahal na ito ay ang pagbibigay mo sa amin ng iyong ina, ang aming mahal na Birhen ng Guadalupe, na patuloy na gumagabay at umaakay sa amin papalapit sa iyo. Naway patuloy po kaming baspasan at pagpalain at ipagkaloob ang biyayang kinakailangan namin upang kami maging tunay at banal na mga anak, na yung mga anak na napupuri at sumasamba sa iyo. Ang lahat ng ito ay sabat dalangin namin at papahayag na ang pagmamahal at pananalig sa iyong anak na ang Panginoong Jesucristo na nabubuhay ngayon at pagpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At pagpalaan ka ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen de Guadalupe! 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 The history of Pagsanghan Church, the diocesan shrine and parish of Our Lady of Guadalupe in Pagsanghan, Laguna. Indeed, it appears now that during the Spanish regime, there was not in Manila, nor in the entire area of Luzon, except in the town of Pagsanghan, a single church dedicated to Our Lady of Guadalupe of Mexico. Such is the description of the small town to become the privileged home of Our Lady of Guadalupe in the Philippine Islands. It is to this great exception that make this parish as the oldest existing parish in the entire archipelago dedicated to beloved the Virgin of Mexico. Pagsanghan is a town in Laguna, noted for its world-famous falls since the latter part of the 19th century. Nestled in the river banks of the Bumbungan and Balanac rivers, the town was described by the historian Gregorio Saide as a graceful swan owning not only the scenic topography of the landscape and natural wonders, but gracious life of its inhabitants. During the Spanish times, Pagsanghan was the Athens of Laguna, a hub of ancestral clans of ilustrados who have contributed greatly to building up the town but have also contributed sons and daughters that played significant roles in the development of the country. The royal gate at the entrance of the town, crowned with the Escudo de Armas of the royal family of Spain, indicates the prominent role of the town as the second capital of Laguna, a role it dutifully exercised until it was given to Santa Cruz.
But the most important historical treasure that this town has is the never-dwindling devotion of its inhabitants to Our Lady of Guadalupe. It was on November 12, 1687, that the Pagsanhan became a regular parish and had its first parish priest, Fray Agustin de la Magdalena, a Franciscan who was the author of the Arte Idioma Tagala, printed in Mexico, where during a stay before being assigned to the Philippines, was able to procure from pious Mexican families the image of Our Lady of the Americas. Since Pagsanhan did not have a patron, Fray Agustin installed the image of Our Lady of the Americas in the first church of Nipa and bamboo, which would be subsequent years grow as a majestic temple in honoring of the La Morenita. This parish church would be known as one of the most beautiful and grandest in the province. This simple act by Fray Agustin would make Pagsanhan as the oldest parish in the Philippines, having Our Lady of Guadalupe as patroness, uninterrupted for over 326 years. The original image of Our Lady, the majestic church and elegant homes of Pagsanhan, would sadly be destroyed on March 15, 1945, through the carpet bombing of American planes. But like a great phoenix, Pagsanhan was rise from the ashes of the Second World War, and with it, the intensity of their love for their patroness. The parishioners had a new image of Our Lady carved by Maximo Vicente to replace the original, which was lost during the bombing. This sacred image is now enthroned at the main altar of the diocesan shrine at Pagsanhan and was crowned on December 12, 1947 by the servant of God, Most Reverend Alfredo Ovyar, then auxiliary of Lipa. A few years passed since the event. The church in Mexico learned of the loss of Pagsanhan, of the original image given by Fray Agustin de la Magdalena due to the atrocities of war through Miss Fe Palma, wife of Jose F. Saide. This plans to donate a new image was conceived by the Ecclesiastical Council of the Basilica of Our Lady of Guadalupe, a noted sculptor by the name of Roman Barreto from Toloca, was commissioned to carve the image. On December 10, 1958, the new image and tilma of Our Lady of Guadalupe arrived at the Manila International Airport and was welcomed by Reverend Father Francisco N. Astudillo and Dr. Rosendo R. Llamas. The next day, the gift of the people of Mexico was received with great affection by the whole town of Pagsanhan at the royal gate, after which the procession was held, wherein the image was solemnly installed at a privileged altar in the church. Every day, and most especially during her feast days, droves, pilgrims would come to her image, seeking for favors as well as thanking her for petitions answered. During the recent years, the no less than the rector of the Basilica of Our Lady of Guadalupe in Mexico, Reverend Monsignor Diego Ponce Monroy, made a historic visit to Pagsanhan twice to recognize and confirm the spiritual ties of Pagsanhan with Mexico in honoring the Virgin of Guadalupe. On December 12 of 2012, the parish church of Pagsanhan, due to numerous letters of favors and miracles granted through the invocation of Mary's intercession under the title of Guadalupe, Most Reverend Leo M. Drona,
created the Parish Church of Pagsingan to become the diocesan shrine which is known today. During the celebration, the image given by the people of Mexico was honored with the rite of episcopal coronation with a precious diadem fitting for a queen. Many people who come to Pagsingan do not only marvel at the juncture of its two rivers, but the juncture of two stories, meeting one another of Our Lady of Guadalupe and their own. The fate of Mary and the problems of humanity encountered each other in the golden threads of devotion, as it was in Mexico in the early morning of December, when Mary assured Saint Juan Diego, "Am I not your mother? Are you not under my mantle of protection? Is there anything else you need?" So it is today to all her children who come to this place in Asia that is called the home of Our Lady of Guadalupe, the shrine of the town they called Pagsingan.